Hosea, Unang Kabanata. Ito ang ipinahayag ng Panginoon kay Hoseas na anak ni Beeri noong magkakasunod na naging hari sa Huda sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah, habang naghahari naman sa Israel si Jeroboam na anak ni Joash. Ang asawa at mga anak ni Hoseas. Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya, at ang inyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin, na kanilang Panginoon, dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpakasal si Hoseas kay Gomer na anak ni Diblaim. Hindi nagtagal, nabuntis si Gomer at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Jezreel ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi na magtatagal at parurusahan ko ang hari ng Israel, dahil sa ginawang pagpatay ng ninuno niyang si Jehu sa lungsod ng Jezreel. Wawakasan ko na ang kaharian ng Israel. Sa araw na iyon, ipapalupig ko ang mga sundalo ng Israel doon sa lambak ng Jezreel. Muling nabuntis si Gomer at nanganak ng isang babae. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Loruhama ang ipangalan mo sa bata, dahil hindi ko kaaawaan ni patatawari ng mga mamamayan ng Israel, pero kaaawaan ko ang mga mamamayan ng Huda. Ako ang Panginoon nilang Diyos ang magliligtas sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ko, at hindi sa pamamagitan ng digmaan, ng pana, espada, mga kabayo o mga ngabayo. Nang maawat na ni Gomer si Loruhama sa pagsuso, nabuntis ulit siya at nanganak ng lalaki. Sinabi ng Panginoon kay Hoseas, Lo-ami ang ipangalan mo sa bata, dahil ang mga mamamayan ng Israel ay hindi ko na mga mamamayan, at ako ay hindi na nila Diyos. Pero darating ang araw na kaaawaan ko sila at pagpapalaing. Dadami sila tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang kayo'y hindi ko mga mamamayan. Sila'y tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Magkakasamang muli ang mga mamamayan ng Huda at ng Israel, at pipili sila ng iisang pinuno. Muli silang uunlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na iyon para sa mga taga Jezreel. Ikalawang Kabanata. Kaya tawagin ninyo ang inyong kapwa Israelita na aking mga mamamayan at kinaawaan. Sumama sa ibang lalaki si Gomer. Mga anak, sawayin ninyo ang inyong ina, dahil iniwan na niya ako na kanyang asawa. Sabihin ninyo na dapat tigilan na niya ang pangangalo niya. Kung hindi siya titigil ay huhubaran ko siya, at ang kahubaran niya ay gaya noong siya ay sinilang. Gagawin ko siyang parang disyerto o ilang, at pababaya ang mamatay sa uhaw. At kayong mga anak niya ay hindi ko kaaawaan, dahil mga anak kayo ng babaeng nangangalunya. Nakakahiya ang ginagawa ng inyong inang nagsilang sa inyo. Sinabi pa niya, hahabulin ko ang aking mga lalaki na nagbibigay sa akin ng pagkain, tubig, telang lana at linen, langis at inumin. Kaya babakuran ko siya ng matitinik na mga halaman para hindi siya makalabas. Habulin man niya ang kanyang mga lalaki, hindi niya maaabutan. Hahanapin niya sila pero hindi rin niya makikita. Pagkatapos sasabihin niya, babalik na lang ako sa asawa ko, dahil higit na mabuti ang kalagayan ko noon sa piling niya kaysa sa ngayon. Hindi niya naisip na ako ang nagbigay sa kanya ng mga butil, ng bagong katas ng ubas, langis, at maraming pilak at ginto na ginawang ribulto ni Baal na kanilang Diyos-Diyosan. Kaya pagdating ng tag-ani, ay babawiin ko ang mga butil at ang bagong katas ng ubas na aking ibinigay. Babawiin ko rin ang mga telang lana at linen na ibinigay ko na sana'y pantakip sa kanyang kahubaran. At ngayon ilalantad ko ang kanyang kahalayan sa harap ng kanyang mga lalaki, at walang makapagliligtas sa kanya mula sa aking mga kamay. Wawakasan ko na ang lahat ng espesyal na araw ng pagsamba na ginagawa niya taon-taon, buwan-buwan at linggo-linggo. Sisirain ko ang mga ubasan niya at mga puno ng igos na ibinayad daw sa kanya ng kanyang mga lalaki. Gagawin ko itong parang gubat, at kakainin ng mga mababangis na hayop sa gubat ang mga bunga nito.
Parurusahan ko siya dahil may mga panahong nagsusunog siya ng mga insenso sa Diyos-Diyosang Sibaan. Nagsuot siya ng mga alahas at humabol sa kanyang mga lalaki at kinalimutan niya ako. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Pero masdan mo, dadalhin ko siya sa ilang at muling liligawan hanggang sa mapaibig ko siyang muli. Pagbalik namin, ibabalik ko sa kanya ang mga ubasan niya. At ang lambak ng Akor ay gagawin kong daanan na magpapaalala ng magandang kinabukasan. At sasagutin niya ako katulad ng ginawa niya noong panahon ng kanyang kabataan, noong kinuha ko siya sa lupain ng Ehipto. Sinabi ng Panginoon sa mga Israelita, sa araw na iyon ng inyong pagbabalik sa akin, tatawagin ninyo ako na inyong asawa, at hindi na ninyo ako tatawaging Baal. Hindi ko na hahayaang banggitin ninyo ang mga pangalan ni Baal. Sa araw na iyon, makikipagkasundo ako sa lahat ng uri ng hayop na huwag nila kayong sasaktan. Aalisin ko sa lupain ng Israel ang lahat ng sandata, tulad ng mga pana at espada. At dahil wala ng digmaan, matutulog kayong ligtas at payapa. Ituturing ko kayong asawa magpakailanman. Gagawin ko sa inyo ang matuwid at tama. Mamahalin ko kayo at kaaawaan. Itatalaga ko sa inyo ang aking sarili ng buong katapatan. At kikilalanin na ninyo ako bilang Panginoon. Sa araw na iyon, sasagutin ko ang mga dalangin ninyo. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Magpapadala ako ng ulan upang tumubo sa lupa ang mga trigo, ubas, at mga ulibo para sa inyo na tinatawag na Jezreel. Patitirahin ko kayo sa inyong lupain bilang mga mamamayan ko. Kaaawaan ko kayong tinatawag na Loruhama at tatawagin ko kayong aking mga mamamayan, kayong tinatawag na Lo-Ami, at sasabihin ninyo na ako ang inyong Diyos. Si Hoseas at ang kanyang asawa. Ikatlong kabanata. Sinabi ng Panginoon sa akin, umalis ka at ipakita mong muli ang pagmamahal mo sa iyong asawa, kahit na nangangalunya siya. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal ko sa mga mamamayan ng Israel, kahit na sumasamba sila sa ibang mga Diyos at gustong maghandog sa kanila ng mga tinapay na may mga pasas. Kaya binili ko siya sa halagang 15 pirasong pilak at 4 na sakong sibada. At sinabi ko sa kanya, makisama ka sa akin ng mahabang panahon at huwag ka nang sumiping sa ibang lalaki, kahit ako ay hindi muna sisiping sa iyo. Nangangahulugan ito na sa mahabang panahon ang mga Israelita ay mawawala ng hari, pinuno, mga handog, alaalang bato, espesyal na damit sa panghuhula at mga diyos-diyosan. Pero sa bandang huli, magbabalik loob silang muli sa Panginoon nilang Diyos at sa lahi ni David na kanilang hari. Buong paggalang silang lalapit sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan. Ang paratang ng Panginoon laban sa Israel at sa kanyang mga pari. Ika-apat na kabanata. Kayong mga Israelitang naninirahan sa lupain ng Israel, pakinggan ninyo ang paratang ng Panginoon laban sa inyo. Wala ni isa man sa inyong lupain ang tapat, nagmamahal at kumikilala sa akin. Sa halip, laganap ang paggawa ng masama sa kapwa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Laganap ito kahit saan at sunod-sunod ang patayan. Dahil dito natutuyo ang inyong lupain at ang mga naninirahan doon ay namamatay, pati mga hayop, ang lumalakad, lumilipad at ang lumalangoy. Pero walang dapat sisihin at usigin kundi kayong mga pari. Kayo at ang mga propeta ay mapapahamak sa araw man o sa gabi, pati ang inyong mga ina. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sapagkat kayo mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinatanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo. Habang dumarami kayong mga pari, dumarami rin ang mga kasalanan ninyo sa akin. Kaya ang inyong ipinagmamalaki ay gagawin kong kahihiyan. Gusto ninyong magkasala ang aking mga mamamayan para makakain kayo mula sa kanilang mga handog sa paglilinis. Kaya kung paano ko parurusahan ang mga mamamayan, parurusahan ko rin kayong mga pari. Parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga gawa. Kumakain nga kayo pero hindi kayo nabubusog.
sumasamba kayo sa mga diyos-diyosan para magkaanak kayo, pero hindi kayo magkakaanak dahil itinakwil ninyo ako upang sumamba sa mga diyos-diyosan. Isinusumpa ng Diyos ang pagsamba sa mga diyos-diyosan. Mga mamamayan ko, ang bago at lumang alak ay nakakasira ng inyong pangunawa. Sumasangguni kayo sa diyos-diyosang kahoy at ayon na rin sa inyo, sumasagot ito. Iniligaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo para sumamba sa mga diyos-diyosan. Kaya tinalikuran ninyo ako tulad ng babaeng nangalunya. Naghahandog kayo sa tuktok ng mga bundok at mga burol, sa ilalim ng matataas at mayayabong na mga kahoy, dahil masarap lumilin doon. Kaya ang inyong mga anak na babae ay nakikipagsiping sa mga lalaki, at ang inyong mga manugang na babae ay nangangalunya. Pero hindi ko sila parurusahan sa kanilang ginagawang masama, dahil kayong mga lalaki ay nakikipagsiping din sa mga babaeng bayaran sa templo, at kasama pa nilang naghahandog sa mga diyos-diyosan. Kaya dahil kayo'y mga mangmang sa katotohanan, mapapahamak kayo. Mga taga-Israel, kahit na ako'y tinalikuran ninyo tulad ng babaeng nangalunya, huwag na ninyong idamay ang mga taga-Huda. At kayong mga taga-Huda, huwag kayong pumunta sa Gilgal at sa Bet-Aven para sumamba sa akin o gumawa ng mga pangako sa aking pangalan. Sapagkat matigas ang ulo ng mga taga-Israel, katulad ng dumalagang baka na ayaw sumunod. Kaya paano ko sila mababantayan tulad ng mga tupang nasa pastulan? Sumamba sila sa mga diyos-diyosan, kaya pabayaan na lang sila. Pagkatapos nilang uminom ng inuming nakakalasing, nakikipagsiping sila sa mga babae. Gustong-gusto ng kanilang mga pinuno ang gumawa ng mga nakahihiyang bagay, kaya lilipulin sila na parang tinatangay ng malakas na hangin at mapapahiya sila dahil sa kanilang paghahandog sa mga diyos-diyosan. Ikalimang kabanata. Sinabi pa ng Panginoon, makinig kayo mga mamamayan ng Israel, pati na kayong mga pari at sambahayan ng hari, dahil ang hatol na ito ay laban sa inyo, para kayong bitag, dahil ipinahamak ninyo ang mga mamamayan ng Mispa at Tabor. Nagre-rebelde kayo sa akin at gusto ninyong pumatay, kaya didisiplinahin ko kayong lahat. Alam ko ang lahat ng tungkol sa inyo na mga taga-Israel. Wala kayong maililihim sa akin. Sumasamba kayo sa mga diyos-diyosan kaya naging marumi kayo. Ang inyong masasamang gawain ang pumipigil sa inyo upang magbalik loob sa akin na inyong Diyos. Sapagkat nasa puso ninyo ang espiritong naguudyok sa inyo para sumamba sa mga diyos-diyosan. At hindi ninyo ako kinikilalang Panginoon. Ang pagmamataas ninyo ay nagpapatunay na dapat kayong parusahan. At dahil sa mga kasalanan nyo, mapapahamak kayo, kayong mga taga-Israel, kasama ang mga taga-Huda. Maghahandog kayo ng mga tupa, kambing at mga baka sa paglapit ninyo sa akin. Pero hindi ninyo mararanasan ang presensya ko, dahil itinakwil ko na kayo. Nagtaksil kayo sa akin, dahil nagkaanak kayo sa labas. Kaya lilipulin ko kayo at sisirain ko ang lupain ninyo sa loob lamang ng isang buwan. Ang labanan ng Huda at Israel. Hipan ninyo ang mga trumpeta para bigyang babala ang mga tao sa Gibeya at Rama. Iparinig ang sigaw ng digmaan sa Bet-Aven. Magbantay kayo, kayong mga mamamayan ng Benjamin. Mawawasak ang Israel sa araw ng pagpaparusa. Tiyak na mangyayari ang sinasabi ko laban sa mga lahi ng Israel. Ang mga pinuno ng Huda ay katulad ng taong naglilipat ng muhon dahil inagaw nila ang lupain ng Israel. Kaya ibubuhos ko sa kanila ang aking galit na parang baha. Ginigipit at winawasak ang Israel dahil pinarurusahan ko siya, sapagkat patuloy siyang sumusunod sa mga diyos-diyosan. Ang katulad ko'y insektong umangat-ngat sa Israel at sa Huda. Nang makita ng mga taga-Israel at taga-Huda ang kanilang masamang kalagayan, humingi ng tulong ang Israel sa makapangyarihang hari ng Assyria. Pero hindi ito makakatulong sa kanila, sapagkat sasalakayin kong parang leon ang Israel at ang Huda. Ako mismo ang lilipol sa kanila. Dadalhin ko sila sa ibang bansa at walang makapagliligtas sa kanila. Pagkatapos babalik ako sa aking lugar hanggang sa aminin nila ang kanilang mga kasalanan at sa kanilang paghihirap
ay lalapit sila sa akin. Hindi tapat ang pagsisisi ng Israel. Ika-anim na kabanata. Nag-usap-usap ang mga taga-Israel. Sabi nila, "Hali kayo, magbalik loob tayo sa Panginoon. Sinaktan niya tayo, kaya siya rin ang magpapagaling sa atin, para tayong mga patay na agad niyang bubuhayin. Hindi magtatagal at ibabangon niya tayo para mamuhay sa kanyang presensya. Pagsikapan nating makilala ang Panginoon. Siya'y tiyak na darating, kasintiyak ng pagsikat ng araw. Darating siya na parang ulan na didilig sa mga lupain. Pero sinabi ng Panginoon, O Israel at Huda, ano ang gagawin ko sa inyo? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay parang ambon o hamog sa umaga, na madaling mawala. Kaya nga binalaan ko kayo sa pamamagitan ng mga propeta, na kayo'y mapapahamak at mamamatay. Hahatulan ko kayo na kasimbilis ng kidlat, sapagkat hindi ang inyong mga handog ang nais ko, kundi ang inyong pagmamahal. Mas nanaisin ko pang kilalanin ninyo ako, kaysa sa mag-alay kayo ng mga handog na sinusunog. Pero tulad ni Adan, sinira ninyo ang kasunduan natin. Nagtaksil kayo sa akin diyan sa inyong lugar. Ang bayan ng Gilead ay tirahan ng masasamang tao at mga mamamatay tao. Ang inyong mga pari ay parang mga tulisan na nag-aabang ng kanilang mabibiktima. Pumapatay sila sa daang patungo sa Shechem at gumagawa ng marami pang nakakahiyang gawain. Mga taga-Israel, kakilakilabot ang nakita ko sa inyo. Sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan, kaya naging marumi kayo. Kayo ring mga taga-Huda ay nakatakda ng parusahan. Gusto ko sanang ibalik ang mabuting kalagayan ng aking mga mamamayan. Ikapitong kabanata. Gusto ko sanang pagalingin ang mga taga-Israel, pero ang nakikita ko sa kanila ay ang kanilang mga kasamaan. Nandaraya sila, pinapasok ang mga bahay para nakawan at nang ho-hold up sa mga daan. Hindi nila naiisip na hindi ko nakakalimutan ang kanilang mga kasamaan. Hanggang ngayon ay nakatali pa sila sa kanilang mga kasalanan at nakikita kong lahat ito. Napapasaya nila ang kanilang hari at mga pinuno sa kanilang kasamaan at kasinungalingan. Lahat sila'y mga taksib, para silang mainit na pugon, na ang apoy ay hindi na kailangang paningasin ng panadero mula sa oras ng pagmamasa ng harina hanggang sa ito'y umalsa. Nang dumating ang kaarawan ng kanilang hari, nilasing nila ang mga opisyal nito, at pati ang hari ay nakipag-inuman na rin sa kanyang mga mapanghusga na mga opisyal. At habang papalapit sila sa hari at sa kanyang mga opisyal para patayin, nagniningas ang kanilang galit na parang mainit na pugon. Bago pa sila sumalakay, magdamag ang kanilang pagtitimpi ng kanilang galit, kaya kinaumagahan para na itong nagniningas na apoy. Galit na galit silang lahat na parang ang nagniningas na pugon. Kaya pinatay nila ang kanilang mga pinuno. Bumagsak lahat ang kanilang mga hari, pero wala ni isa man sa kanila ang humingi ng tulong sa akin. Nakikisalamuha ang Israel sa ibang bansa. Sila'y walang pakinabang tulad ng nilutong manipis na tinapay na nakalimutang baligtarin. Inuubos ng mga taga-ibang bansa ang kanilang kakayahan, pero hindi nila ito namamalayan. Katulad sila ng isang tao na pumuputi na ang buhok, pero hindi niya ito napapansin. Ang kanilang pagmamataas ay nagpapatunay na dapat silang parusahan. Pero kahit nangyayari ang lahat ng ito sa kanila, hindi pa rin sila nagbalik loob at lumapit sa akin na kanilang Diyos, para silang kalapati na kay daling lokohin at walang pangunawa. Humingi sila ng tulong sa Ehipto at Assyria, pero habang pumaparoon sila, pipigilan ko sila na parang ibon na nahuli sa lambat at hinila pababa. Parurusahan ko sila ayon sa aking sinabi sa kanilang pagtitipon. Nakakaawa sila dahil lumayo sila sa akin. Lilipulin ko sila dahil naghimagsik sila sa akin. Gusto ko sana silang iligtas, pero nagsalita sila ng kasinungalingan tungkol sa akin. Hindi tapat ang kanilang pagtawag sa akin. Umiiyak sila sa kanilang mga higaan at sinasaktan ang sarili habang humihingi ng pagkain at inumin sa mga Diyos-Diyosan. Dinisiplina ko sila upang maging matatag, pero nagbalak pa rin sila ng masama laban sa akin.
lumapit sila sa mga bagay na walang kabuluhan para silang panang baluktot na walang silbi. Mamamatay sa digmaan ang kanilang mga pinuno dahil wala silang galang kapag nagsasalita. At dahil dito, kukutsain sila ng mga taga-Ehipto. Pinarusahan ng Diyos ang Israel dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ikawalong Kabanata. Hipan ninyo ang trumpeta upang bigyang babala ang aking mga mamamayan, ang Israel na itinuturing kong tahanan. Nalulusubin sila ng kalaban na kasimbilis ng agila, sapagkat sinira nila ang kasunduan ko sa kanila, at nilabag nila ang aking kautusan. Nagsusumamo sila sa akin, Diyos ng Israel, kinikilala ka namin, pero itinakwil nila ang mabuti, kaya hahabulin sila ng kanilang kalaban. Pumili sila ng mga hari at mga opisyal na hindi ko pinili. Gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan mula sa kanilang mga pilak at ginto, at ang mga ito ang nagdala sa kanila sa kapahamakan. Itinatakwil ko ang Diyos-Diyosang baka ng mga taga-Samaria. Galit na galit ako sa kanila. Hanggang kailan sila mananatiling marumi? Ang Diyos-Diyosang baka ng Samaria ay ginawa lamang ng mga platero na taga-Israel. Hindi iyon Diyos. Tiyak na dudurugin iyon. Para silang naghahasik ng hangin at nag-aani ng buhawi. Para ring trigo na walang uhay, kaya walang makukuhang pagkain. At kung mamumunga man, taga-ibang bansa naman ang lalamon nito. Ang Israel ay parang nilamon ng ibang bansa. At ngayong nakikisalamuhan na siya sa kanila, para na siyang kasangkapang walang silbi, para siyang asnong gubat na nag-iisa at naliligaw. Humingi siya ng tulong sa Assyria. Binayaran niya ang kanyang mga kakamping bansa para ipagtanggol siya. Pero kahit na nagpasakop siya sa mga bansang iyon, titipunin ko ngayon ang kanyang mga mamamayan at parurusahan. At magsisimula na ang kanilang paghihirap sa pangaapi ng isang hari at ng mga opisyal niya. Nagpagawa nga sila ng maraming altar para sa mga handog sa paglilinis. Pero doon din sila gumawa ng kasalanan. Marami akong ipinasulat na kautusan para sa kanila, pero ang mga ito'y itinuring nilang para sa iba at hindi para sa kanila. Naghahandog sila sa akin at kinakain nila ang karneng handog, pero hindi ako nalulugod sa kanila. At ngayon aalalahanin ko ang kanilang kasamaan at parurusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Babalik sila sa Ehipto. Kinalimutan ng mga taga-Israel ang lumikha sa kanila. Sila at ang mga taga-Huda ay nagtayo ng mga palasyo at maraming napapadirang bayan. Pero susunugin ko ang kanilang mga lungsod at ang matitibay na bahagi nito. Ang parusa sa Israel. Ikasyam na Kabanata. Sinabi ni Hoseas, kayong mga taga-Israel, tigilan na ninyo ang inyong mga pagdiriwang katulad ng ginagawa ng mga taga-ibang bansa, sapagkat sumasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan at lumalayo sa inyong Diyos. Kahit sa anggiikan ng trigo, ay ipinagdiriwang ninyo ang mga ani na itinuturing ninyong bayad sa inyo ng mga Diyos-Diyosan dahil sa inyong pagsamba sa kanila. Pero sa bandang huli, mauubusan kayo ng mga trigo at bagong katas ng ubas. Lilisanin ninyo ang Israel, ang lupain ng Panginoon, at babalik kayo sa Ehipto. At ang iba sa inyo ay pupunta sa Assyria, at doon ay kakain kayo ng mga pagkaing itinuturing ninyong marumi. Hindi na kayo papayagang maghandog ng inumin sa Panginoon. Maghandog man kayo ng mga handog, ay hindi rin siya malulugod. At ang sino mang kumain ng mga handog na iyan, ay ituturing na marumi, dahil katulad ito ng pagkain sa bahay ng namatayan. Ang inyong mga pagkain ay para lamang sa inyong sarili, at hindi maaaring ihandog sa templo ng Panginoon. Kung ganoon, ano ngayon ang inyong gagawin kapag dumating ang mga espesyal na araw ng pagsamba o mga pista upang parangalan ng Panginoon? Kahit na makatakas kayo sa kapahamakan, titipunin pa rin kayo sa Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng mga damo at matitinik na halaman ang inyong mga mamahaling kagamitang pila at ang inyong mga tolda. Mga taga-Israel, dumating na ang araw ng inyong kaparusahan, ang araw na gagantihan kayo sa inyong mga ginawa.
at tiyak na malalaman ninyo na dumating na nga ito. Sinasabi ninyo, ang propetang iyan ay hangan, isang lingkod ng Diyos na nasisiraan ang ulo. Sinasabi ninyo iyon dahil marami na kayong mga kasalanan at galit kayo sa akin. Bilang propeta, kasama ko ang Diyos sa pagbabantay sa inyo na mga taga-Israel. Pero kahit saan ako pumunta, ay nais ninyo akong ipahama para akong ibon na gusto ninyong mahuli sa bitag. Galit sa akin ang mga tao sa Israel na itinuturing ng Diyos na kanyang tahanan. Napakasama na ninyo, tulad ng mga lalaki noon sa Gibeya. Aalalahanin ng Diyos ang inyong mga kasamaan at parurusahan niya kayo sa inyong mga kasalanan. Sinabi ng Panginoon, mga taga-Israel, noong piliin ko ang mga ninuno ninyo na maging aking mga mamamayan, tuwang-tuwa ako. Gaya ng taong tuwang-tuwa nang makakita ng ubas na tumutubo sa disyerto o nang makakita ng unang bunga ng puno ng igos. Pero nang pumunta sila sa Baal Peor, itinalaga nila ang kanilang sarili sa mga nakakasuklam na Diyos-Diyosan at naging gaya sila ng mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosang iyon na kanilang iniibig. Mga taga-Israel, mawawala ang inyong kadakilaan na parang ibong lumipad. Wala nang mabubuntis at wala ring manganganak sa inyong mga kababaihan. At kung may manganganak man, kukunin ko ang mga anak nila at magluluksa kayo. Nakakaawa naman kayo kapag iniwan ko na kayo. Ang tingin ko sa inyo noon ay parang palmang tumutubo sa matabang lupa. Pero ngayon, kailangang dalhin ninyo ang inyong mga anak sa digmaan para mamatay. Sinabi ni Hoseas, Panginoon, ganoon nga po ang gawin nyo sa inyong mga mamamayan. Loobin nyo pong hindi magkaanak at makapagpasuso ang mga kababaihan nila. Sinabi ng Panginoon, ang lahat ng kasamaan ng aking mga mamamayan ay nagsimula sa Gilgal. Doon pa lang ay kinapuotan ko na sila. At dahil sa kanilang kasamaan, palalayasin ko sila sa lupain ng Israel na aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin. Naghimagsik sa akin ang lahat ng kanilang mga pinuno para silang tanim na natuyo ang ugat, kaya hindi namumunga. At kahit mabuntis man sila, papatayin ko ang mga minamahal nilang anak. Sinabi ni Hoseas, itatakwil ng aking Diyos ang mga taga-Israel dahil hindi sila sumunod sa Kanya, kaya mangangalat sila sa iba't ibang bansa. Ikasampung Kabanata. Ang mga taga-Israel noon ay parang tanim na ubas na mayabong at hitik sa bunga, pero habang umuunlad sila, dumarami rin ang ipinapatayo nilang altar at pinapaganda nila ang alaalang bato na sinasamba nila. Mapanlin lang sila at ngayon dapat na nilang pagdusahan ang kanilang mga kasalanan. Gigibain ng Panginoon ang mga altar nila at mga alaalang bato. Siguradong sasabihin nila sa bandang huli, wala kaming hari dahil wala kaming takot sa Panginoon. Pero kahit na may hari kami, wala rin itong magagawang mabuti para sa amin. Puro salita lang sila, pero hindi naman nila tinutupad. Nanunumpa sila ng kasinungalingan at gumagawa ng kasunduan na hindi naman nila tinutupad. Kaya ang katarungan ay parang nakakalasong damo na tumutubo sa binungkal na lupain. Matatakot ang mga mamamayan ng Samaria dahil mawawala ang mga Diyos-Diyosang guya sa Beth Aven. Sila at ang kanilang mga pari na nagagalak sa kagandahan ng mga Diyos-Diyosa nila ay iiyak dahil kukunin iyon sa kanila at dadalhin sa Assyria at iririgalo sa dakilang hari roon. Mapapahiya ang Israel sa kanyang pagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan. Mawawala ang kanyang hari na parang kahoy na tinangay ng agos. Gigibain ang mga sambahan sa mga matataas na lugar ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng mga taga-Israel. Matatakpan ang kanilang mga altar ng matataas na damo at mga halamang may tinik. Sasabihin nila sa mga bundok at mga buron, tabunan ninyo kami. Hinatulan ang Israel. Sinabi ng Panginoon, kayong mga mamamayan ng Israel ay patuloy sa pagkakasala mula pa noong magkasala ang inyong mga ninuno roon sa Gibeya. Hindi kayo nagbago, kaya kayong mga lahi ng masasama ay lulusubin sa Gibeya. Gusto ko na kayong parusahan, kaya magsasanib ang mga bansa upang lusubin kayo.
dahil sa patuloy ninyong pagkakasala. Noon para kayong dumalagang baka na sinanay na gumiik at gustong gusto ang gawain ito. Pero ngayon, pahihirapan ko kayong mga taga-Israel at pati ang mga taga-Huda. Magiging tulad kayo ng dumalagang baka na sisingkawan ang makinis niyang leeg at pahihirapan sa paghila ng pang-araro. Sinabi ko sa inyo, palambutin ninyo ang inyong mga puso tulad ng binungkal na lupa. Magtanim kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagmamahal, sapagkat panahon na para magbalik loob kayo sa akin, hanggang sa aking pagdating, at pauulanan ko kayo ng tagumpay. Pero nagtanim kayo ng kasamaan, kaya nag-ani rin kayo ng kasamaan. Nagsinungaling kayo at iyan ang bunga ng inyong kasamaan. At dahil sa nagtitiwala kayo sa sarili ninyong kakayahan, tulad halimbawa sa marami ninyong mga kawal, darating ang digmaan sa inyong mga mamamayan at magigiba ang inyong mga napapatirang lungsod. Gagawin ng mga kalaban ninyo ang ginawa ni Shalman sa lungsod ng Beth Arbel nang pagluray-luray niya ang mga ina at ang kanilang mga anak. Ganyan din ang mangyayari sa inyong mga taga-Bethel dahil sukdulan na ang kasamaan ninyo. Sa pagbubukang liwayway, siguradong mamamatay ang hari ng Israel. Ang pag-ibig ng Diyos sa Israel. Ikalabing isang kabanata. Sinabi ng Panginoon, minahal ko ang Israel noong kabataan niya. Itinuring ko siyang anak at tinawag ko siya mula sa Ehipto. Pero ngayon kahit na patuloy kong tinatawag ang mga mamamayan ng Israel, lalo pa silang lumayo sa akin. Naghahandog sila at nagsusunog ng mga insenso sa Diyos-Diyosang si Baal. Ako ang nag-alaga sa kanila. Inakay ko sila at tinuruang lumakad, pero hindi nila kinilala na ako ang kumalinga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamahal, tulad ng isang taong nag-aangat ng pamatok sa baka upang mapakain ito. Pero dahil ayaw nilang bumalik sa akin, babalik sila sa Ehipto at paghaharian sila ng Assyria. Lulusubin ng mga kalaban ang kanilang mga lungsod at sisirain ang mga tarangkahan ng pintuan nito. Wawakasan ng mga kaaway ang lahat nilang balak. Nagpasyang lumayo sa akin ang aking mga mamamayan. Kaya kahit nasama-sama pa silang dumulog sa akin, hindi ko sila tutulungan. Mga taga-Israel, hindi ko kayo magagawang itakwil o pabayaan na lang. Hindi ko kayo magagawang lipulin ng lubusan gaya ng ginawa ko sa mga lungsod ng Adma at Zeboyim. Hindi matatanggap ng aking kalooban na gawin ko ito sa inyo. Awang-awa ako sa inyo. Hindi ko na ipadarama ang matindi kong galit. Hindi ko na gigibain ang Israel dahil ako'y Diyos at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama ninyo. Hindi ako paparito sa inyo ng may galit. Susunod kayo sa akin kapag umatungal ako na parang leon. At kapag umatungal na ako, dali-dali kayong uuwi mula sa kanluran. Mabilis kayong darating na parang mga ibon mula sa Ehipto o parang mga kalapating mula sa Assyria. Pauuwiin ko kayong muli sa inyong mga tahanan. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Parurusahan ng Israel at ang Huda. Sinabi pa ng Panginoon, palagi akong pinagsisinungalingan at niloloko ng mga taga-Israel. Ang mga taga-Huda ay patuloy na lumalayo sa akin, ang Diyos na banal at tapat. Ikalabindalawang kabanata. Ang mga taga-Israel ay umaasa sa mga walang kwentang bagay. Buong araw nilang hinahabol ang mga bagay na nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Lalo pa silang naging malupit at sinungaling. Nakikipagkasundo sila sa Assyria at sa Ehipto, kung kaya nireregaluhan nila ang Ehipto ng langis. May mga paratang din ang Panginoon laban sa mga taga-Huda na lahi ni Jacob. Parurusahan niya sila ayon sa kanilang pag-uugali. Gagantihan niya sila ayon sa kanilang mga ginawa. Noong si Jacob na kanilang ninuno ay nasa tiyan pa lamang ng kanyang ina, nais na niyang lampasan ang kanyang kakambal. At noong lumaki na siya, nakipagbuno siya sa Diyos sa pamamagitan ng anghel at nagtagumpay siya. Umiiyak siya habang nagmamakaawang pagpalain siya ng anghel. Nakita niya ang Diyos sa Bethel at doon nakipag-usap ang Diyos sa kanya.
Siya ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon ang kanyang pangalan. Kaya kayong mga lahi ni Jacob, magbalik loob na kayo sa Diyos at ipakita ninyo ang pag-ibig at katarungan at patuloy kayong magtiwala sa Kanya. Dagdag na sumbat ng Panginoon sa Israel. Sinabi ng Panginoon, mahilig mandaya ang mga negosyante ninyo. Gumagamit sila ng mga timbangang may daya. Nagyayabang pa kayong mga taga-Israel at sinasabing, nakapag-ipon kami ng kayamanan at napakayaman na namin ngayon. Walang makapagsasabing yumaman kami sa masamang paraan dahil kasalanan ang gawin iyon. Kaya ako ang Panginoon ninyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto ay nagsasabi, patitirahin ko kayong muli sa mga kubol gaya ng ginagawa ninyo noon sa panahon ng pista ng pagtatayo ng mga kubol. Nakipag-usap ako sa mga propeta at binigyan ko sila ng maraming pangitain. Sa pamamagitan nila nagbabala ako sa inyo na mapapahamak kayo. Pero patuloy pa rin ang mga taga-Gilead sa kanilang kasamaan at sila ay naging walang kabuluhan. At ang mga taga-Gilgal naman ay naghahandog ng mga toro sa kanilang mga diyos-diyosan. Kaya gigibain ang kanilang mga altar at ito'y magiging bunton ng mga bato na kinuha sa inararong bukirin. Tumakas si Jacob at pumunta sa Aram at doon naglingkod bilang pastol para magkaasawa. Sa pamamagitan ng propetang si Moises, inilabas ko kayong mga Israelita sa Ehipto at inalagaan. Dahil marami kayong pinatay, ginalit ninyo ako na inyong Panginoon. Kaya parurusahan ko kayo at pagbabayarin sa paglapastangan ninyo sa akin. Ikalabintatlong kabanata. Noong una, kapag nagsalita ang lahi ni Ephraim, nanginginig sa takot ang ibang mga lahi ng Israel dahil tinitingala nila ang lahi ni Ephraim. Pero nagkasala ang mga mamamayan nito dahil sumamba sila sa Diyos-Diyosang si Baal. Kaya nga namatay sila. Hanggang ngayon, kayo na tinatawag na Ephraim ay patuloy pa rin sa paggawa ng kasalanan. Gumagawa kayo ng mga Diyos-Diyosan mula sa inyong mga pilak upang sambahin. Pero ang lahat ng ito ay gawa lamang ng tao at ayon lang sa kanyang naisip. Sinasabi pa ninyo na maghahandog kayo ng tao sa mga Diyos-Diyosang baka at hahalik sa mga ito. Kaya mawawala kayo gaya ng ulap sa umaga o hamog, o gaya ng ipa sa giikan na tinatangay ng hangin, o ng usok na lumalabas sa tsimeneya. Ako ang Panginoon na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Wala kayong kikilalaning Diyos at tagapagligtas maliban sa akin. Kinalinga ko kayo roon sa disyerto, sa tuyong lupain, pero pagkatapos ko kayong pagpalain at paunlarin, naging mapagmataas kayo at kinalimutan na ninyo ako. Kaya sasalakayin ko kayo at lalapain tulad ng ginagawa ng mabangis na hayop sa kanyang biktima. Lalapain ko kayo gaya ng ginagawa ng leon at ng osong inagawa ng anak. Babantayan ko kayo sa daan at sasalakayin tulad ng hayop na leopardo. Pupuksain ko kayong mga taga-Israel. Dahil ako na nagligtas sa inyo ay kinalaban ninyo. Nasaan na ngayon ang mga hari at mga pinuno na sa tingin ninyo'y magliligtas sa inyo? Hiningi ninyo sila sa akin sa pag-aakalang maliligtas nila kayo. At sa galit ko sa inyo'y ibinigay ko nga ang mga ito. At dahil din sa galit ko, sila'y kinuha ko. Hindi ko makakalimutan ang mga kasalanan ninyo para itong kasulatang binalot at itinago. Binigyan ko kayo ng pagkakataong magbagong buhay, pero tinanggihan ninyo ito dahil mga mangmang kayo, para kayong sanggol na ayaw lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina sa panahon na dapat na siyang lumabas. Hindi ko kayo ililigtas sa kamatayan. Sa halip sasabihin ko sa kamatayan, o kamatayan, nasaan ang iyong mga salot? Nasaan ang iyong kapahamakan na papatay sa kanila? Hinding-hindi ko kayo kaaawaan. Kahit na mas maunlad kayo kaysa sa inyong kapwa, lilipulin ko kayo. Paiihipin ko ang mainit na hanging silangan na nagmumula sa disyerto at matutuyo ang inyong mga bukal at mga balon at sasamsamin ang inyong mahahalagang pag-aari. Dapat parusahan ang mga taga-Samaria dahil sa kanilang pagre-rebelde sa akin na kanilang Diyos.
mamamatay sila sa digmaan. Dudurugin ang kanilang mga sanggol at lalaslasin ang tiyan ng mga buntis. Ang pakiusap ni Hosea sa mga taga-Israel. Ika-14 na kabanata. Sinabi ni Hosea, "Mga taga-Israel, magbalik loob na kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Napahamak kayo dahil sa inyong kasalanan. Magbalik loob na kayo sa Panginoon at sabihin ninyo sa Kanya, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Tanggapin niyo po kami ayon sa inyong kabutihan upang makapaghandog kami sa inyo ng pagpupuri. Hindi na kami hihingi ng tulong sa Assyria at hindi na rin kami aasa sa mga kabayong pandigma. Hindi na rin namin tatawagin na aming Diyos ang mga Diyos-Diyos ang ginawa namin, sapagkat kinaawaan niyo po kami na parang mga ulila." Sinabi ng Panginoon, "Pagagalingin ko ang aking mga mamamayan sa kanilang pagkamasuwayin at taus-puso ko silang mamahalin, sapagkat nawala na ang galit ko sa kanila. Pagpapalain ko ang mga taga-Israel, ako'y magiging parang hamog sa kanila na nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Sila ay uunlad, gaya ng halamang liryong namumulaklak. Sila ay magiging matatag tulad ng puno ng sedro sa Lebanon, na malalim ang ugat. Sila ay dadami na parang mga sangang nagkakadahon ng marami. Sila ay magiging tanyag na parang puno ng ulibo na maganda, at ng puno ng sedro ng Lebanon, na mabango. Muli silang maninirahan na kinakalinga ko. Sila ay uunlad na parang trigong yumayabong o ubas na namumulaklak, at magiging tanyag sila na gaya ng alak ng Lebanon. Mga taga-Israel, lumayo na kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ako ang tutugon ng inyong mga dalangin at ako ang kakalinga sa inyo. Poprotektahan ko kayo. Ako'y magiging parang puno ng sipres na mayabong na magbibigay ng lilim. Ako ang nagpapaunlad sa inyo." Huling payo. Naway malaman at maintindihan ng may pangunawa ang mga nakasulat dito. Tama ang mga pamamaraan ng Panginoon at sinusunod ito ng mga matuwid, pero nagiging katitisuran ito sa mga suwain.